Once again, magandang araw po sa mga mag-aaral mula sa ikasampung baitang, lalong-lalo na sa mga nagsasagot ng kanilang module para sa Araling Panlipunan, ikasampung baitang, Contemporary Issue. Welcome po muli kayo dito sa ating YouTube channel. Nang sa ganon ay mabigyan namin kayo ng gabay kung paano ninyo masasagutan ang inyong mga self-learning modules. Meron din tayong mga panibagong talakayan tungkol sa mga aralin na nakapaloob sa inyong self-learning modules. Ayan, so ito pa rin ang ating self-learning module para sa ikasampung baitang Araling Panlipunan, Unang Markahan, Module 1, Contemporaryong Issue. This is still for the first grading. Kung sa inyo pong mga self-learning modules, ito po ay may mga activities or gawain na hanggang 2 linggo. Sa video tutorial natin ngayon, tatalakayin natin ang pangalawang aralin na tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng contemporaryong issue. Pagkatapos ng ating maikling talakayan, ay iisa-isahin natin ang inyong mga gawain na kasunod nito. Bibigyan ko kayo ng mga tips o suggestion kung paano ninyo ito masasagot. Ito, sisimulan na natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng contemporaryong issue. Bago ang lahat, inaanayahan ko kayo na mag-subscribe at i-click ang notification button sa YouTube channel na ito. Nang sa ganon ay maging updated kayo sa lahat ng mga panibagong video tutorial na nauukol para sa contemporaryong issue. Sabi nito, ngayon iyong tunguhin ang kahalagahan ng pag-aaral sa contemporaryong issue. Ito po ay continuation ng ating ikalawang bahagi. So susundan nyo lang ang inyong self-learning modules at ito ay makikita nyo sa mga sumusunod na pahin. Ang sumusunod ay mga nalikom na kaisipan mula sa mga nabasa, narinig at naibahagi ng mga dalubhasa o ng mga mismong may karanasan sa isang pangyayari, suliranin, opinion o ideya. Aralin ang mga ito at pansinin kung humahawig sa inyong karanasan. Simulan na natin. Una, ang kahalagahan daw ng pag-aaral ng contemporaryong issue ay bilang isang mag-aaral, ang kaalaman mo sa mga contemporaryong issue ang magiging daan upang maging mulat sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Isang paraan din ito upang iyong mapagtanto o matanto na may bahagi kang dapat gampanan sa lipunang iyong kinabibilang. Pag sinasabi kasi nating mulat, ibig sabihin aware. Nalalaman mo kung ano ang mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Bilang isang mag-aaral, hindi lamang nagtatapos sa loob ng silid-aralan ang iyong tungkulin o gampan bilang mag-aaral. Hindi lamang din ito nagtatapos sa paggawa ng iyong mga takdang aralin, pag-aaral at mga gawain. Bagkus, ito ay saklaw ang iyong ginagawa sa labas ng iyong paaralan, sa iyong tahanan at maging sa iyong mga kilos at ginagawa tuwing ikaw ay nakikihalubilo sa mga tao sa lipunan. Napakahalaga na meron kang sapat na kaalaman kung paano i-handle ang mga hamon na kaakibat ng iba't ibang isyong panglipunan na dala ng pagbabago ng ating panahon. Pangalawa, sa pag-aaral ng contemporaryong isyo, matuto kang tumimbang ng mga sitwasyon. Dapat natutukoy mo ang kabutihan at di kabutihan nito. Sa madaling sabi, dapat marunong kang humusga kung ito ba ay tama o mali. Alin ba sa mga ito ang dapat o nararapat mong gawin at alin naman ang mga hindi dapat gawin? Bilang isang mag-aaral, lalo na ngayon na popular ang paggamit ng social media, tayo or kayo ay exposed sa iba't ibang impormasyon na maaaring mabuti o nakakasama para sa inyo. Kaya marapat lamang na alam niyo kung ano ang dapat gawin at kung alin ang tama sa mali. Halimbawa sa mga nakikita niyo mga larawan, isa lamang itong halimbawa na kung saan ang typical o ideal na gampanin ng isang mag-aaral. Samantalang ang nakikita niyo namang magdalawang larawan sa kanan, ito ay yung mga halimbawa ng mga bagay na hinding-hindi niyo dapat ginagawa. Kagaya ng paggamit ng illegal na droga, pagkalulun sa alak at sigarilyo. Nang sa ganon, ikaw, bilang isang mag-aaral, ay isa ng ganap at responsabling mamamayan
ng ating bansa. Ang kaalaman sa kontemporaryong isyu ang lilinang sa iyong kasanayan sa pagbasa at pag-unawa gamit ang iba't ibang paraan ng pamamahayag. Nahahasa rin ang iyong kasanayang pangwika, panggramatika at iba pang mabisang kasanayan magpabatid ng kaisipan. Sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu, hindi natin maiiwasan na tayo ay magpapalitan ng ating mga puro-puro opinion, ideya o hindi naman kaya konteksto. Sa ganitong paraan, mas lalo pa nating nahahasa ang ating husay sa larangan ng pakikipagkomunikasyon o pakikipagtalastasan. Sunod naman, napapaunlad din ang iyong kakayahang mag-isip sa mga hakbangin, kakayahang magplano at magsagawa ng mga programang makalulutas sa mga suliranin. Sapagkat ito ay aralin tungkol sa kontemporaryong isyu, kadalasan ay ating makasalamuha o ma-encounter ay mga problema ng lipunan. Dito natin nahahasa o nasusubukan ang kakayahan nating magdesisyon, magplano at gumawa ng iba't ibang paraan o kaisipan nang sa ganun ay mabigyang lunas natin ang isang suliranin. Mahalaga ito sapagkat parang practice na rin natin ito eh. Nang sa ganun, pagdating ninyo sa totoong buhay na kayo ay mag-aasawa, magkakaroon na kayo ng sarili ninyong mga karera or careers, magiging professional na kayo, kayo ay ma-expose sa iba't ibang mga sitwasyon na kung saan nangangailangan ng tamang pagdesisyon, pagpaplano, at kadalasan kung di man minsan, yung tinatawag na critical thinking. Nang sa ganon ay inyong makuha ang tunguhin o maging matagumpay sa inyong mga gagawin. Okay? Sunod naman ay papalawak ang kaisipan kapag maalam sa mga impormasyon, ideolohiya, kasaysayan, pagkakaiba ng kultura at iba pang mahahalagang kaganapang may kinalaman sa partisipasyon at pagpapasya. Napag-usapan natin ang tungkol sa pagpapasya. Nakakapagpasya ang isang tao kung siya ay may lubusang kaalaman sa isang bagay. Dito naman sa kontemporaryong isyu, napakahalaga na meron tayong kaalaman tungkol sa kasaysayan, ideolohiya, kultura, at siyempre, tamang impormasyon. Atin lamang itong matatamo kung tayo ay magpapasa o kukuha ng mga datos mula sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian na natalakay na natin noong nakaraang aralin. At siyempre, lubos-lubos natin ang ating pagkakaunawa kung mauunawaan natin ang kultura ng isang pamayanan, komunidad, o kinabibilangan ng isang tao. Nang sa ganon, tama ang mga ideya, sugestyon, kaisipan, o konteksto na atin sa nating maintindihan ang nature ng isang kontemporaryong isyu. Sunod, ang pag-aaral sa mga kontemporaryong isyu ay nagpapatalas ng kaisipan at matanto ang angkop, handa at agarang pagkilos o pagtugon sa dala nitong hamon. Isang magandang halimbawa nito ay ang nararanasan nating pandemya ngayon, itong coronavirus disease 2019 or COVID-19. Napakahalaga na alam natin ang patungkol sa pandemyang ito, kung paano tayo makakaiwas sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang or tinatawag nating proper minimum health protocol. Nang sa ganun ay matulungan natin ang ating pamahalaan at ang ating kapwa na maibsan ang epekto ng pandemyang dala ng coronavirus disease na ito. Sunod, napapalawak din ang kakayahang pagpapahalaga sa mga tuwiran at tituwirang ambag ng pangyayari, suliranin o anumang issue. Halimbawa ulit ang nararanasan nating pandemya na dulot ng coronavirus disease 2019 or COVID-19. Hindi ba't maraming aspeto ng ating pamumuhay ang naapektuhan? Unang-una, ang ating edukasyon. Nawala ang ating tinatawag na face-to-face classes or learning. Sa halip, tayo ay tumungo sa tinatawag na blended distance learning or distance learning. Ang mga turismo, negosyo at kung ano-ano pa ay lubhang naapektuhan. Marami din ang nawala ng trabaho at tuluyan itong nabago ang ating pamumuhay na ngayon ay tinatawag nating new normal. Sa makatuwid,
napakahalaga na tignan natin sa iba't ibang aspeto o dimensyon ang mga maaaring epekto o dulot ng isang kontemporaryong issue. Dahil dito or dahil sa kontemporaryong issue, natututunan nating tignan sa iba't ibang anggulo o bahagi ang maaaring maging dulot o epekto ng isang issue. Sunod, potensyal na pagkakataon ito upang maging mapanuri at mapagtugon na kabahagi sa pagbuo ng lipunang mulat at matalinong tumutugon sa mga hamon ng kontemporaryong issue. Ika nga, ang iyong pagiging mag-aaral ay hindi lamang nagtatapos sa loob ng silid-aralan, kundi pati na rin sa labas at sa iyong pag-uugali at kilos sa iyong tahanan at paging sa komunidad. Kaya sa ating panatang makabayan, hindi ba lagi sa panghuli sinasabi sa isip, sa salita at sa gawa? Hindi lang dahil sa natutunan natin ito, hindi lang dahil sa nalaman natin or may alam tayo, makukontento na lang tayo sa ganon. Dapat ay atin din itong isagawa at isapuso. Nang sa ganon, kayong mag-aaral ay maging kabahagi ng solusyon para sa mga suliraning dulot ng mga isyong ito. Ayan, natapos ko ng talakayin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Naway meron kayong natutunan base sa aking mga nasabi o natalakay patungkol sa araling ito. Susunod naman, tatalakayin natin ang mga kaakibat na gawain para sa araling ito. Bumako tayo sa gawain 10. Ito ay may pamagat na mahalaga ito. Pansinin mo. Ayan. Sabi rito, ipaliwanag ang iyong sagot. Gumamit ng hiwalay na papel. Para naman sa mga nagsasagot ng kanilang module, maaari kayong gumamit ng isa pang papel kung sakasakaling mayroong kahabaan ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, sabi rito, para sa iyo, ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue para sa iyong sarili? Para naman masagot ang bilang na ito, una, maaari mong balikan ang mga nabanggit na kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Pwede mo rin ilahad o ipaliwanag ang kahalagahan nito sa iyo. Ibig sabihin, hinihingi nito ang sarili mong opinyon. Huwag mag-alala sapagkat walang mali sa iyong magiging sagot sa bilang na ito sapagkat opinyon mo ang hinihingi. Siguraduhin lamang na ang mga paksa, kaisipan o konteksto na iyong isasagot ay related sa bilang na ito. Maaari ka rin gumamit ng halimbawa kagaya ng kahalagahan ng may kaalaman sa minimum health protocols laban sa COVID-19. Ayan, pwede niyong palawakin pa ang issue na iyan. Maaari mo rin ilhan ang epekto nito sa'yo. Meron ba itong kaputihan o masamang naidulot sa iyo? Sunod na bilang naman, para sa pamilya at komunidad. Para naman sa pangalawang bilang, ito ay patungkol sa pamilya at komunidad. Para masagot ito, maaari mong ilahad ang mga kaputihang dulot ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kontemporaryong issue. Maaari mo rin ilahad ang mga naging epekto nito sa iyong pamilya o komunidad. Ito ba ay mayroong mabuti o masamang epekto? Siyempre, ito ay patungkol sa sarili mong opinion kaya huwag mag-alala. Walang maituturing na maling sagot ito basta hango o nasasakop ng konteksto ng tanong na ito ang iyong maging sagot. Maaaring magbigay ng sitwasyon bilang isang halimbawa. Mas mapapadali ang iyong pagsagot kung magbibigay ka ng isang sitwasyon na maaari mong gawing halimbawa. Mula sa halimbawang naibigay ay ipapakita ang epekto o dulot nito sa iyong pamilya at komunidad. Gawain 11, pangatwiranan mo. Sasagutan mo lang naman ang mga sumusunod na katanungan. At syempre, magbibigay ako ng mga suggestion o ideya para magabayan ka sa pagsagot sa gawain na ito. Para sa unang bilang, anong uri ng kontemporaryong isyo ang sa tingin mo ay dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan? Bakit?
Bibigyan kita o sasagutin ko ng isa pang tanong. Ang tanong na ito. Sa kasalukuyan, ano sa iyong palagay ang itinuturing na pinakamalaking issue kinakaharap ng ating bansa? Mukhang madali iyan. At bakit ito ang sa tingin mo ay dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan? Ano ang kahalagahan nito kung bakit kinakailang masolusyonan ang isyong ito? So, iyan ang posibleng magiging laman ng iyong sagot para sa bilang na iyan. Sa pangalawang bilang, bakit mahalaga ang pagiging mulat, aware, sa mga kontemporaryong issue? Para masagot mo iyan, ano nga ba ang kahalagahan para sa isang mag-aaral na mulat or aware sa mga nangyayari sa lipunan? Maaari mo balikan ang mga natalakay na punto patungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Maaari mo ring ilha dito ang iyong sariling opinion tungkol sa kahalagahan ng kontemporaryong issue. Para sa pangatlong bilang, lahat ba ng issue sa lipunan ay masasabing kontemporaryong issue? Oy, meron pa pala. Bago tayo magpunta sa pangatlong bilang, may mabuti ba itong naidudulot? Or paano ba ito nakakatulong sa iyo? Ayan, may ideya ka na para sa pangalawang bilang. Balik ulit tayo sa pangatlong bilang. Lahat ba ng issue sa lipunan ay masasabing kontemporaryong issue? Para masagot iyan, maaari mong balikan ang kahulugan ng kontemporaryong issue. Maaari mo ring alamin muli ang mga katangian para matawag ang isang sitwasyon na isang kontemporaryong issue. Para sa pang-apat na bilang, anong uri ng kontemporaryong issue ang nais mong bigyan solusyon sa ngayon? Bakit? Ayan. Dito sa pang-apat na bilang, ang iyong magiging sagot ay halos magiging kaparehas ng sagot mo sa unang bilang. Subalit, dito ay maglalahat ka ng isang kontemporaryong issue. Maaari mo itong napanood sa telebisyon o sa internet, narinig sa radyo o hindi naman nabasa sa dyaryo. Ilahad ang kahalagahan ng paglutas ng isyong ito. Maaari mo ring ipaliwanag ang mabuting epekto o masamang epekto nito. Para sa panglimang bilang, ano ang dapat tandaan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue? Para masagot ito, balikan ang mga kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Balikan mo rin ang kahulugan ng kontemporaryong issue. Nang sa ganon, masagot mo ng tama ang panglimang bilang na ito. So ayan, naibigay ko na ang mga tips, suggestion, para masagot mo ng maluwalhati ang gawain 11. Tutungo naman tayo dito ngayon sa panlabindalawang gawain na kung tawagin ay kahon analysis. Sabi sa panuto, basahin at suriin ang sumusunod na pahayag at ipaliwanag ang iyong sariling opinyon kung sumasang-ayon ka o hindi. Kopyahin ang kahon ng tanong at isulat ang sagot sa loob nito. Kahon ng tanong, meron tayong 1, 2, 3 hanay. Sa unang hanay, nakalagay dito ang isang tanong, actually 2 tanong. Sa isyong terorismo, ang pagbibigay ba ng ransom kapalit ng kaligtasan ng mga biyag ay dapat o hindi dapat? Bakit? So para masagot ang tanong na ito, ayan, opinyon mo ang hinihingi rito. Pangalawa, ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay kamag-anak ng nabiyag or hostage ng mga terorista? Kung sakasakali sa kasamang paalan, isa ka sa mga kamag-anak or kaanak ng nabiyag or hostage, ano ang dapat mong gagawin? Magsusumbong ka ba sa mga otoridad? O agad-agad magbibigay ka ng ransom? Makatulong ba sa pangkalahatan kung magbabayad ka ng ransom? Ano kaya ang gagawin ng mga terorismo sa ransom o pera na iyong ibabayad? Yan. Sa tanong na ito, sinusubukan dito ang iyong kakayahang magdesisyon at umunawa sa sitwasyon. Tignang maigi ang tanong at pakaisiping mabuti ang mga posibleng rason. Pero huwag mag-alala, opinion lamang ang inihingi sa iyo rito. At sa iyong opinion ay dapat i-justify mo ito sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na bakit. Dito naman sa pangalawang hanay, sabi rito, sa isyo ng sigarilyo,
dapat ba itong ipagbawal sa buong bansa? Oo o hindi? Bakit? Hinihingi rito ang iyong pagsang-ayon o hindi? Ano ba ang kabutihang dulot ng pagbabawal ng paninigarilyo? Interesante yan. Ano naman ang magiging epekto nito sa mga nagtatrabaho sa industriya ng sigarilyo? Uy, mas interesante yan. So, titimbangin mo ngayon kung karapat dapat ba nga ba talaga itong tuloy o tuluyan ba talaga dapat na itong ipagbawal? Dito naman tayo sa pangatlong talahan na yan or hanan. Sa isyong 4Ps, sang-ayon ka ba na alisin na ito? Oo o hindi? Bakit? Ayan, 4Ps. Para naman maliwanagan kayo kung ano ito, ito ay Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito ay benepisyo na ibinibigay ng ating pamahalaan o gobyerno sa mga kababayan nating kapuspalan. Okay? Nakatutulong nga ba talaga ang programang ito sa mga mahihirap? Kung oo, pangatawanan mo. Kung hindi, pakatawanan mo rin. Nakabubuti ba na iasa sa pamahalaan ang pagbibigay ng mga pangangailangan o ng pangunahing pangangailangan? Mukhang interesante ito. So ayan, nailapat ko na o naibigay ko na ang mga tips or suggestion na maaaring magbigay sa iyo ng perspektibo kung paano mo masasagot ang gawain na ito. Sana naway nakatulong ito sa iyo. At dyan lang muna para sa ating video tutorial na ito. Susunod ko naman ay i-upload ang mga sumusunod o ang mga susunod pang mga gawain. Sa ganon ay magabayan ko pa rin kayo. Para naman maging updated sa lahat ng mga maging video tutorials natin, maaari po kayong mag-subscribe at i-click na rin ang notification button para sa YouTube channel na ito. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw!